So hello guys. Today I will be discussing about paano ako nakarating dito sa Canada and the process that I went through para makapunta ako dito. So let's start nung wedding namin ng husband ko. Kasi guys, yung husband ko, si Regel, is 5 years na siya dito sa Canada. So after ng wedding namin, yung wedding namin is August 18, 2017. So, after nun, since kasal na kami, I am qualified na ako para sponsor niya na spousal papunta dito sa Canada. So, nagkinasal kami nung August 2017. And then, by October 2017, na-complete na namin yung papers namin. Like, nakuha na namin yung marriage contract namin na which is yung authenticated na talaga guys na marriage contract nyo. Hindi lang yung sa local lang. So, yun, kailangan kasi yun. So, with the help of our yung sa kinasalan namin na place doon sa dapitan guys. So, with the help ng mga local officials doon guys, nakuha namin, mabilis naming nakuha yung ano namin, yung marriage contract namin na authenticated. So, before ko start yung actual na process, guys, disclaimer lang, tinulungan kami ng kaibigan ni Regel from here in Canada. Siya yung nagturo sa amin ng step-by-step na process ng pag-a-apply. But you can do it lahat-lahat, guys. Makikita mo yung information online. It will be on www.cic.gc.ca. So, lahat din ng mga after ng paperworks namin, lahat din ng mga online ng mga kailangan, doon din kami pumunta. So, makikita nyo din doon, pwede din kayong mag-search kung about processing doon. So, siya yung nagturo namin ng sa amin ng step by step. Kasi hindi kami dumaan ng agency, guys. Yung iba may consultant, yung sa immigration talaga na consultant, meron kasing ganon sa pagkakalam ko, pero hindi din kami dumaan ng ganon. So, let's start na. So, by October 25, exactly guys, sinubmit namin yung papers namin. So, from here in the Philippines, nag-send ako via UPS, pinadala ko siya yung mga papers ko, lahat-lahat, papunta dito sa Canada, including yung legal papers ko, yung pictures, yung mga proof na yung nakinasal na kami ni Regel, at yung mga letters namin guys, kasi important to yun. Kasi kahit hindi pa namin plano na mag-process guys, before, nagpapadala na talaga kami ng mga cards, kasi parang old-fashioned way, ganun kasi kami ni Regel nung hindi pa kami kasal, so including yun siya guys. So, nag-apply kami, sinubmit yung application namin guys, sinubmit namin siya by October 25. And by December guys, naka-receive na kami ng respond agad-agad na. Si Rachel yung naka-receive nun. Kasi yung in-applyan namin guys is spousal na pinetition niya ako as spousal tapos permanent residency. So yun, na-receive na namin yung reply niya na qualified na si Rachel to sponsor me going here sa Canada. So yun, happy kami nun guys kasi okay na ngayon, we can proceed sa processing. So, after nun guys, by January, naka-receive ako mismo ng email from the Canada Immigration na may kailangan akong sundin ng mga process. So, nagpa-medical ako. Yun yung una, I had my full physical and medical exam. Which is, yung medical and physical exam nila guys, is may specific lang sila na mga hospitals and clinics kung saan ka pwede. And luckily guys, for Canada, meron sa Cebu. Yung alam ko kasi guys, pag US, nasa Manila siya. So ako, sa Cebu ko lang pronounces yun lahat. And medyo pricey yung whole na medical guys. After nun, na binigyan ko na instruction doon sa sinabi ko kanina, yung www.cic.gc.ca. Nandun lahat no, susundin ko ng mga process. So, gumawa ako ng account dun, guys. Gagawa ka ng account dun kasi dun
lahat ng mga updates nila. Aside from the email, doon sa account mo na yon, doon mo malalaman lahat ng susunod na gagawin mo. So, after nun guys, at the same month, umuwi ako sa amin kasi I'm not originally from Cebu. Umuwi ako namin sa probinsya sa Mindanao, guys. Kumuha ko ng police clearance doon. Tapos yung NBI, pwede naman kahit saan mo yun makuha. So, kumuha ako doon kasi kailangan yun, guys. Police clearance, barangay clearance, para lang for the record kasi yun, guys, na you're cleared, parang ganon. So, pernasis ko din yun. Tapos lahat-lahat ng my information, doon ko nilagay doon sa account ko, guys, sa sinabi ko kanina na website kasi may account na ako doon, may profile na ako doon. So, after nun, okay na lahat. Yun na lahat yung process, guys. And then, doon nga pala sa account mo, guys, makikita mo doon how long is the processing, ano ng progress ng mga hinihingi nila sa'yo na papers. So, yung pinaka-first na update ko, guys, is yung pasado ako sa medical exam. Kasi yung clinic na nag-test sa akin lahat-lahat, guys, sila na mismo magpapadala doon sa immigration sa result. But ikaw mismo, pwede ka maka-ask na result mo through email, pwede ka lang padalan. But hindi na ako nang hingi, guys. Sila na nagpadala, tapos na-receive ko na lang na pasado ako sa lahat-lahat ng medical and physical exam. So, after nun, nag-wait ako, after January, natapos ko na siya lahat. So, by Feb, guys, may na-receive ako na email at saka update dun sa account ko na yung papers ko is na-forward na to Manila Immigration. Tapos, iniisip ko din kasi nun, guys, na kaya natagalan yung process ko kasi nasabay. Since 5 years na sila regional dito sa Canada, qualified na sila to submit for a citizenship. So, nasabay yun, guys, yung na-overlap siya, guys, yung process ko for yung spousal na sponsorship niya, yung permanent residency ko. Tapos, yung citizenship nila, Rachel, guys. So, yun siya, guys. Now, citizen na sila, Rachel, dito sa Canada, guys. So, Canadian citizen na sila. And, ano, by September din sila na, ano, na grant na okay lahat-lahat yung ano citizenship nila. So yun. And then the last message that I received after nung na-forward ni nila from immigration, guys, is by March, I think it's a pre-arrival na mga protocols lang, guys, yung kailangan mo malaman kung what to expect pag nakarating ka na dito sa Canada, yung mga language na studies, mga ganun. But, hindi naman siya yung importante talaga siya, guys. So, parang pre-prepare ka lang nila, guys, na pagdating mo dito, so ano yung mga i-expect mo. So, hindi ako agad nag-enroll kasi may choices dun, guys. Pwede ka mag-enroll online. Free siya, guys. Free siya ng Canadian government na mag-enroll ka dun. Tapos, bibigyan ka ng online demo. Parang online lesson. So, bibigyan ka ng parang insight through online. So, hindi pa ako nag-register, guys, kasi sabi ni Rigid, hindi daw nila ginawa yun nung nag-process sila. So, for me, parang hindi naman siya ganun ka-important kasi akala ko nga yung pre-arrival, yun na yung ano ko. Kasi wala pa akong passport request, wala pang ganun. Tapos, nabasa ko pa online, guys, na usually after the pre-arrival message, after 1 week or so, makaka-receive ka na daw ng passport request. So, up until August, guys, wala talaga akong na-receive na ano, sa pagkakaalam ko, wala akong na-receive. Aware naman ako na yung sa sinabi nila na it will take 6 months to 1 year yung processing pag mga ganyan. So, yun. So, one time, guys, between sa mid-September. So, naano ko siya, guys, na parang sabi ko, parang itatry ko na nga tong pre-arrival kasi wala naman akong ibang gagawin that time. Parang pumasok lang bigla sa isip ko, guys, na gagawin ko na nga tong ano, pre-arrival
na sinasabi nila. So, nag-register ako, guys. Ganun, online. Tapos, nag-demo talaga ako online. May pina-download sila sa akin na app na doon nila gagawin yung demo nila. And yun, what to expect, ganyan. Tapos, sinabi nila, may isi-send sila sa akin na email. Na, tapos, i-check ko din daw yung spam ko kasi baka doon din daw masend. Yun na lang, guys. Nalaman ko na lang na by August 30 pala, pinadalhan na pala nila ako ng ano, passport request ng Manila Immigration. So, parang naano ako, guys, kasi late na yun ng September na nabasa ko. Tapos, September, parang something in the 20s. Tapos, yung email nila is August 30 pa, guys, na i-send ko na dapat yung passport ko. So, yun, guys, parang gusto ko nang umiyak kasi sinabi nila, you have only 1 month to complete this, and pag hindi mo na kompleto, please inform us. Tapos, if not completed within the month, may delay sa processing mo. So, gusto ko na talagang umiyak, guys. Tapos, nalaman ko pa yun, nasa work ako. Now, yun, guys, na sinabihan ko yung supervisor ko, yung head ng division namin, na mag-absent ako today, aalis ako kasi may na-receive ako na passport request, ganyan, ganyan, na kailangan ko nang gawin. Hindi ko alam na nag-send na pala sila sa akin by August 30, tapos nalaman ko end of September na, tapos kailangan ko matapos yung nang 1 month. So, parang I only had 4 days, including Saturday and Sunday, para makomplete yun, guys. So, yun, print ko agad, finalo ko agad yung instruction nila doon, along with yung, ano, yung mga dapat ko pang gawin. And luckily, guys, yung dapat ko na doon ko isasubmit yung passport ko is malapit lang sa office namin. So, nalalakad lang siya. So, yun, guys, sinabit ko yung mga paper ko, yung passport ko, including picture, guys, sinabit ko doon sa office na sila yung magsisend papuntang immigration. So, yun siya, guys. Nasend naman nila and nakareceive ko na email na natanggap na daw nila, and they will notify me after a month. Sabi, ma-receive ko daw yung passport ko after 1 month. And hindi ko in-expect, guys, na after 2 days, mababalik na sa akin yung passport ko with my visa na immigrant na yun. So, happy ako, guys. Actually, hinatid siya sa office, guys. Late na mga 7 p.m. na at yung naka-receive nun is yung office mate ko kasi nag-overtime sila. Tapos ako, umuwi na ako, guys. Tapos, nag-chat na lang siya sa akin na, Ma'am Pearl, may ano ka dito, may mail ka, ganyan. So, yun, kinabahan ako, guys, kung ano naman yung mail na yun. So, pag open ko, guys, yun na pala yung, binalik na pala nila yung passport ko with my visa na siya, guys. So, yun. Tapos, guys, nag-submit agad ako ng resignation sa office. So yun, guys, immediate yung sa akin. Dapat, diba, may 30 days prior notice ka. So sa akin, guys, is 15 days prior notice lang yon. And luckily, guys, pumayag naman yung head ko na ganun, kasi yung ano naman, concern naman ng husband ko dito sa Canada is dapat maharating ako ng Canada before na mag-snow. Kasi from the airport, may airport naman dito sa city na mismo na tinitirhan namin. Pero yung airport na from my port of entry, guys, is 2 hours away from here. So, if mag-snow na siya, guys, tapos magbibiyahe pa kami, yung daan is hindi masyadong safe. So, yun yung concern nila. So, dapat makarating na ako dito before pa na mag-start na yung winter season. So, yun siya, guys. Exactly, October 12 is, yun yung last day ko sa office namin. Yun yung last day of work ko. And then, by the time also, guys, na nakuha namin yung
ano ko, yung visa ko, is nagpabook na din kami ng ticket. And marami kaming option, guys. Yung sinabi, yung request ko lang talaga sa husband ko is sa Korea ako dadaan. Kasi gusto ko lang makapunta ng Korea. Kasi plano ko kasi yun, this year, if hindi pa ako makapunta dito sa Canada. So, plano ko mag-Korea within this year. So, yun, sinabi ko sa kanya na gusto ko dumaan ng Korea kahit sa airport man lang. Char. Yun siya, guys. Tapos, tinignan namin yung schedule ng Korea kasi we're looking for the earliest na hindi pa siya mag-winter. So, tinignan namin yung schedule ng Korea. Pag sa Korea, guys, ako dumaan, it will be a 9 hours layover. So, 9 hours ako sa Korea, guys. Sa airport, so ano namang gagawin ko? Hindi naman ako makalabas ng airport. So, yun, hindi na lang namin yun finalo. Merong early, guys, pero merong hindi siya 9 hours, pero too early na umalis. So, naglulo kasi kami ng within that 20-something na ganyan na date. So, yun. Deny naman namin yung Taiwan, guys. Yung Taiwan is hindi ako nag-Taiwan kasi yung problema naman, guys, is yung layover ko naman pagdating ko sa port of entry ko. Yung port of entry ko pala, guys, is Vancouver. So meaning yung port ng of entry, guys, is doon ka interrogate ulit. Doon yun i-submit yung mga papers mo kasi papasok ka na ng Canada. So yun. Kailangan ko din kasi ng time sa port of entry ko kasi may interview pa ako na dadaanan. So, yun siya, guys. So, hindi namin, finalo na naman yung Taiwan. Yung sa Taiwan, sana, guys, may 4 hours ako sa Taiwan pero 2 hours lang ako sa Vancouver. So, hindi na naman namin yung finalo. So, may nakita kami, guys, is Japan. So, sa Japan, guys, is 2 hours ako sa Japan na layover and 6 hours ako sa Vancouver, which is good. And it and magdarating ako dito sa Canada is October 21. Umalis ako ng Pilipinas sa October 21. Dumating din ako na October 21. Kasi nga, ano siya, guys, delayed yung day. Diba? Advance tayo dun sa Pilipinas ng 15 hours. And so yun, guys. Yung nakuha ko na ticket is Cebu to Japan, Japan to Vancouver, and Vancouver to Calgary. Kasi yun yung airport na sinasabi ko kanina na 2 hours away from here sa city. May airport dito pero doon yung ano ko, guys, yung last ko na flight. So yun siya, guys. From Cebu, umalis ako ng October 21 to Japan. So, yung flight ko, guys, is 9 a.m. in the morning. So, 9 a.m. dumating ako ng Japan is 2 p.m. sa afternoon. So, yun siya, guys, via Philippine Airlines. Tapos, tinanong ko dun, guys, before ako umalis, sabi, from Cebu to Japan, yung magta-transfer ng mga luggage ko, guys, is sila na papuntang Vancouver na plane. Kasi iba yung plane ko, guys, from Japan to Vancouver is iba na siya. Magta-transfer ka ng ibang plane. So, Canada Air yung sinakyan ko, guys, from Japan to Vancouver. So, sila na magta-transfer lahat ng mga gamit mo, guys. So, pagdating ko sa Japan, yung ticket ko lang kasi, guys, is Japan. Yung nakuha ko lang na ticket ko is from Japan to Cebu to Japan. So, pagdating ko sa Japan, guys, nagtanong ako kasi sabi dun pa daw dun lang daw makukuha yung ticket ko. So, nagtanong ako sa information, guys, if saan ko makukuha yung ticket ko, yung plane number, yung seat number ko, ganyan. Tapos sabi, guys, pumunta daw ako dun sa gate ko. So, pumunta ako sa gate ko, guys, naghintay ako kasi 2 hours lang yung layover ko. Tapos naghintay ako, hindi talaga, wala talaga akong nakita, guys. Wala talaga, hindi ko talaga nakuha yung ticket ko. Pabalik-balik na ako dun sa information, sabi dun ko lang daw talaga makukuha sa gate ko. Kasi akala ko, guys, paglabas ko sa gate ko, paglabas ko sa plane, yung pupuntahan ko na information, dun ko makukuha yung next na ticket ko. Yung, yun, so, hindi ko nakuha, guys, almost malapit na yung flight ko, guys. Yun, pinage yung pangalan ko dun sa, gusto ko na talagang umiyak, guys, kasi sabi ko, makakaalis ba ako ng Japan kasi wala talaga akong ticket. Although, nakabook ako, pero, diba, kailangan mo yung ticket mo talaga, guys, na
para boarding pass, yon yung boarding pass mo. So, wala pa yung boarding pass ko. Gusto ko na talagang umiyak, guys. Babalik-balik na ako sa information. Tapos, yung mahirap pa dun, guys, yung pag magtatanong ka dun sa mga airport na na mga security guards, tapos na yung bo-work dun, hindi kami magkakaintindihan, guys. Kasi, ewan ko, hindi talaga kami magkakaintindihan sa mga pinag-English yung sinasabi ko. English din naman sila, guys, pero hindi talaga kami magkaintindihan. So, nakaupo lang ako sa gate ko, guys. Naghintay ako kasi parang yun na lang yung option ko na pag naka-board na lahat, magtatanong na lang ako kung man nandyan ba yung name ko. So, right before the final na boarding, guys, pinage yung pangalan ko. So, yun, guys. Pumunta ako doon, tapos sinabi, get your boarding pass here. So, yun pala siya, guys. Ako lang pala yung flight na yun. Ako lang yung may connecting flight na doon sa flight na yun. So, yun. Ako lang yung mag-isa yung tinawag doon. Ako lang yung binigyan na, here's your boarding pass. Ganon. So, doon siya, guys. By 5 p.m. sa Japan, sa 21, umalis kami ng 5 p.m. Dumating ako ng Vancouver 10 a.m. the next morning. So, the next morning, 21 pa rin dun, guys. So, all in all, guys, meron akong 15 something hours na nasa plane ako, which is kompleto naman yung food, yung assistance nila. Luckily pa, guys, wala akong katabi dun sa 3 na window seat kasi ako, guys, from Cebu to Japan, window ako. From Japan to Vancouver, window din ako. Tapos wala akong katabi. So, with the whole flight, guys, pwede akong makahiga, pwede akong makastretch. So, yun, guys, advantage yun sa head kasi nahirapan ako matulog nung parang nakaganon lang, guys. So, yun. Pagdating ko sa Vancouver, meron na naman akong problema, guys. Kasi, actually, okay naman yung lahat ng mga nangyari within sa interview sa immigration, yung para mga fifilapan mo, yung ano, yung mga dala mo, ganun. Kasi meron lang kasing yung, kailangan kasi kang mag-declare ng mga dala mo. So, yun, yung interview ko, yun, tinanong lang naman, guys, kung sinong pupuntahan mo, tsaka anong address. Tapos, meron naman kasi akong sakto ng mga ano papers na dala na meron akong visa, meron akong papers galing sa immigration talaga. So, wala siyang problema. Yung problema ko lang, guys, is after kasi ng interview mo, pupunta ka agad, kukuha mo na yung lahat ng mga gamit mo, yung luggage mo. So, yung problema ko na naman, guys, is yung luggage ko, hindi ko makita. Ang tagal kong naghintay doon, guys. Buti na lang 6 hours yung layover ko from Vancouver to Calgary. So, tagal kong naghintay, guys, kung saan yung luggage ko. So, yun siya, until naisip ko, guys, na pumunta na lang. Kasi meron din kasi nagko-complain doon na yung luggage nila is wala. So, napalipat-lipat ako ng mga aisle, guys, kung saan yung luggage ko hindi ko nakita. So, pumunta ako doon sa parang information nila. Tapos nagtanong ako, hi, my flight is from Japan. Then, sinabi ko yung flight number ko, yung plane number ko, yung arrival time ko. Sinabi ko lahat ng information, guys. Kasi sabi, yung alam ko talaga, guys, sabi kasi nila, ito yon, guys, a little backstory lang. Pasensya if medyo magulo siya. From Cebu, guys, tinanong ko ang Philippine Airlines if sino yung magta-transfer ng gamit ko from Japan to another plane pa Vancouver. Sabi ng Philippine Airlines sa Cebu, kailangan mong kunin yung gamit mo sa Vancouver ay sa Japan. So, yun, sabi ko, akala ko, yun, alam ko kasi sila nang magta-transfer kasi connecting flight yun. Tapos, pagdating ko ng Japan, guys, doon ko lang nalaman na diretso na pala. Nagtanong kasi ako ulit sa, we will be the one transferring your things from to another plane from Philippine Airlines to Canada Air. So, yun, okay na ako, guys. Wala akong ibang dala. Yung ano ko lang, hand carry ko lang na bag na nandun yung ano, food. May dala kasi ako ng mga food, guys, para yung magutom ako sa layover. So, yun, guys, okay na ako dun. So, yung alam ko talaga, guys, na
pagdating ko ng Vancouver, ako na mismo kukuha ng gamit ko. Yun talaga yung alam ko. Ako na mismo yung mag-check-in ng mga gamit ko to another plane. Same company, I mean. Same Canada Air from Vancouver to Calgary. So, yun talaga yung alam ko na ako yung magta-transfer. So, palipat-lipat ako ng aisle, hinahanap ko yung mga luggage ko. So, nagtanong na ako, guys. Sabi, oh, since your plane is from Japan, it's our protocol daw nila, guys, na sila na mismo yung magta-transfer. So, you will be getting your, claiming your bag, your luggage in Calgary Airport. So, okay na, guys. Happy naman ako kasi, wala na akong ita-transfer. Yun lang, didiretso lang ako sa next na gate ko. So, yun, guys. Sinabi pa sa akin nung sa interview ko after na, you have plenty of, tinanong ako, how long is your layover here in Vancouver? Kasi cleared na ako, guys. Cleared na ako to enter Canada, Port of Entry. Cleared na ako lang. So, sabi ko, I have 6 hours na layover here. Sa, oh, you have long, very long time daw na layover. So, pwede pa daw akong pumunta ng downtown Vancouver. So, it's so easy. You just have to take the bus from here. Then, you will just have to pay $6. Then, you can room around downtown. Tapos, guys, kasi plano ko talaga namin noon ng elementary classmate ko, guys, na magkikita kami kasi nasa Vancouver siya. But on that day, parang meron siyang ibang appointment. So, hindi kami nagkita. Hindi ako nakapunta ng downtown Vancouver kasi yun talaga yung nasa plan. Since 6 hours yung layover ko, pupunta sana ako ng downtown Vancouver para mag, yun, soroy-soroy, laag-laag, ganyan, guys. So, hindi ako nakapunta. Tapos, ayoko din pumunta na mag-isa. Baka mawala ako, kakarating kong pangalang ng Canada. Tapos, pupunta ako ng downtown Vancouver na ako lang mag-isa. So, yun, guys, naghintay ako sa airport. Nagliput-liput ako around the airport, guys. Nagpunta-punta ako kahit saan doon. Nagtingin-tingin ako. May dala ako. Yung dala ko, guys, Skyflake sa bag ko. Tapos, yung mga, kasi diba, guys, sa plane, nagbibigay sila ng snacks, ganun. Yung mga, bread na binigay nila, guys. Yung iba, dinala ko din. So, yun din yung kinain ko. Actually, guys, may pera naman ako na dala. Ang sabi kasi ni Rigel, wala na talaga kasi akong binayaran, guys. Even, kahit small amount, wala na talaga akong binayaran. Yung binayaran ko lang, guys, is from Cebu. Yung, terminal fee, at saka yung tax, yung travel tax, guys. So, yun lang yung binayaran ko. Aside from dun, wala na akong ibang binayaran from Japan to Vancouver, Vancouver to Calgary, wala na. So, meron akong Canadian dollars, guys, $20. So, meron akong dala na $20. Gusto ko sanang magkape sa airport, guys, pero naisip ko, gusto ko matulog sa plane. So, ayoko magkape within my whole flight duration. So, wala akong binili. Yung mga kinain ko lang talaga, guys. Yung food sa plane. Tapos, yung mga snacks na dala ko. Yung Sky Flakes. Yung mga bread na binigay na hindi ko nakain. So, yun siya, guys. And after nun, by umalis na ako ng 5 p.m. from Vancouver to Calgary. And then, yung Vancouver to Calgary, guys, is 1 hour lang yun. Pero may time difference pa din. Advance kasi yung time sa Vancouver. So, dumating ako ng Calgary. Mga ganong time pa din siya, guys. Mga 5-something. So, yun siya, guys. Pagdating ko sa Calgary, yun. Kita na kami ni Rachel. Tapos, yun na, guys. Pumunta na ako dito sa Lethbridge. Nag-drive yung mother-in-law ko, siya yung nag-drive. Sinundo kasi ako ng mother-in-law ko, yung sister-in-law ko, tapos yung father-in-law ko. Tapos ni Rachel. So, yung mother-in-law ko na nag-drive. Gabi na kami nakarating dito, guys. Kasi it's 2 hours na na kahit papunta dito ng Lethbridge. Tapos, guys, the next morning, nag-process agad ako ng ng SIN number. Para siyang SSS number dyan sa Pilipinas. So, dito SIN number siya. So, yun. The following day, nag-process agad ako ng SIN number ko, ng health card number ko dito sa
ano, sa Canada. Kasi kailangan ko yun, guys, looking for a job. And yung health card mo, guys, important yun. Kasi dito, free lahat-lahat ng when it comes to health concerns mo, guys. Hospitals, and check-up, ganun. So, kailangan mo yun. Yun yung may number kasi doon na yun yung ipakita mo sa kanila para ma-record ka, tapos ma-free ka lahat-lahat. And then, pasensya na, guys, if medyo ano yung whole na process ng pagkwento ko sa when it comes to processing. But again, if you want to check out everything, kasi meron ako mga friends and relatives na nagtatanong kung paano ako nakarating dito sa Canada. Kasi hindi kasi basta-basta na pupa makakarating ka dito, guys. Meron naman, pero malaki yung gasto. Yung open work at saka yung student visa, guys, malalaki yung magagastos mo dun. May binayaran kami dun sa permanent residency ko, yung pag-sponsor ni Rachel sa akin. Pero not as much as yung iba na kasi ng entry mo dito sa Canada. Kasi by the time na nag-process ako ng whole na processing, guys, konti lang talaga yung nakakaalam. Yung parents ko, tapos yung mga close friends ko sa Pilipinas. Kasi bakit naman ako sabihin, uy, pupunta ako ng Canada, uy, nagpa-process ako. Parang, pagpunta nga naman, guys, na ipapagsabi mo. Tapos, sa self ko, guys, parang hindi pa din ako ready na umalis ng Pilipinas. Kasi okay naman ako doon, okay na lahat-lahat. Pero sinabi ko sa sarili ko, guys, if gusto ko magkasama kami ng husband ko, if gusto ko mag-build kami ng own namin na family, merong isa na pupunta. Tapos, guys, sabi ni Rigel, if siya ang uwi ng Pilipinas, mas mahirap doon kasi may na-establish na kasi siya dito sa Canada. May na-build na sila ng na mga work, may na-build na na ganun-ganun, guys. Tapos, citizen na pa siya dito. And so, yun, guys, na sabi ko sa sarili ko, if gusto talaga namin na magsama, kailangan may isa na pupunta. So, yun siya, guys. So, yun yung whole na ano ko na pag-process at saka yung travel ko. Sayang nga, guys, na hindi ko na-vlog yung pag-travel ko papunta dito, yung sa airport, yung pagsakay ko ng plane, yung mga pagdinaanan ko ng mga char-char-char, mga ganun. Hindi ko siya na-vlog, guys, kasi hindi pa sa isip ko yung mag-vlog-vlog ng time na yun. Yun talaga yung plano ko, guys, na i-vlog ko yung travel ko. But then, pagdating ko, guys, kasi first, naka-travel na ako outside of the country, outside of the Philippines. Pero may kasama ako kasi nun, guys. Kasama ko si Rigel. And yung ano ko, guys, yung pagpunta ko dito sa Canada, ako lang talaga mag-isa, so kinabahan ako, ganun. Tapos, yun, susunod-sunod lang ako sa mga tao, guys, magtanong ka lang, tapos on time ka pumunta ng gate mo, hindi ka mahihiya na magtanong, mag-usap-usap dun sa mga tao. Kasi may Pinoy kasi ako na nakasabay from Cebu to Japan. Tapos, may nakausap din ako na same kami ng connecting flight, guys, pero papunta siya ng US siya, guys. Japan yung connecting flight na, pero US siya. Giwalay kami sa, yung ano na siya, guys, medyo may edad na babae. Tapos siya talaga yung unang kumausap sa akin kasi yun din yung experience niya, guys. Naka-travel na siya ng ibang bansa. Pero ngayon lang, first time niya nabibisita kasi daw siya sa anak niya. First time lang doon na siya mag-isa. So, nag-usap-usap kami, guys. Para meron kang mga makakausap para hindi ka masyadong kabahan, hindi ka maano. So, yun, kailangan mo lang magtanong, makipag-usap sa mga tao, hindi ka mahiya, guys, kasi pag mahiya ka, para ka talagang magkaramdam ng kaba, ganun. Dapat ka talagang magtanong, kahit hindi kayo magkaintindihan, guys, especially sa Japan, nahirapan talaga kami. Grabe, hindi ko talaga mano yung sa Japan ko, basta pabalik-balik talaga ako ng maano. So, yun siya, guys. Yun lang yung, itong experience ko. Thank you for watching. Bye.